Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH na tinatagyawa dahil hindi po ako hiyang doon sa Gatsby na alam niyo yung ano, yung parang yung pantanggal ng oil sa mukha, hindi po ako hiyang, so nag-aano siya, tatagyawad po ako. So anyway, nandito lang po ako sa bahay ngayon kasi nagpe-prepare po kami para rin sa ASEAN Gala Chorbakels. Ayan o. Gala dinner. Basahin ko. Hindi, okay lang. Chika-chika lang kayo dyan. Huwag niyo akong pasinin. Gala dinner. Special celebration of the 50th anniversary of the ASEAN. Nandun daw yung mga ito. Ito yung invitation. Ayan. Tada! Ayan. Nandun daw yung mga ano, mga friends, mga dignitaries, mga presidente, ganun. So, ano ba rin? Kasi ito, Rodrigo Roa Duterte, mga ganun mga kachubakers. Tapos, basta ganun na lang, kaya na yung invitation. So, kasama ko po ngayon, ito yung umaway kay Rice Robles. Si Papa Chris Lamhunsay. Identify yourself. Hello. Hello. Pagpasensyaan nyo na po, masyado po siyang kimchi ngayon. Pero mamaya po mga pagkatapos ng dalawang beer, maglo-loosen up na yan. So, ano ba yung problema mo kay Raisa? Ano ba ginawa niya sa'yo? Well, si Raisa kasi, ano, pumunta siya ng UCLA to promote her book called Marcus Martial Law Never Again. Nag-promote ng book niya, yung Marcus Martial Law Never Again. Pero sa pagkikwento niya dun sa book niya, ang nangyari kasi, may mga assumption siya na ginagawa na hindi talaga substantiated at kinocompare niya yun kay President Duterte. So, ang ginawa ko nung nasa UCLA, tinanong ko yung mga assumptions ni Raisa at yung mga omissions na ginawa. For example, sabi niya na one manifestation kaya diktador si President Duterte is kasi inaaway niya daw yung Philippine Daily Inquirer. Ngayon, tinanong ko si Raisa, ba't hindi mo sinabi yung hindi nagbabayad ng tax ang Inquirer, na nagkaroon ng mga ganyan issues. So, yun yung nangyari nung ano, yung event na yun. Yun daw. So, ganito, mamaya magla-live pa kami na mas mahaba-haba. Kasi, related ka daw ba kay Ma'am Tina Hunsay? Mami ko. O, nanay daw niya yun. Ay, alam ko na. Alright, babalik tayo. Ay, follow nyo si Chris Lamhunsay. May Facebook page ka. Meron na po. Ayan, may Facebook page na siya. Hanapin nyo lang. Chris Lamhunsay. Punta tayo sa Diyosa. Next, this family. Anong meron po? Aray. Kay Mike Lopez. Ako yung meron. O, bakla. Diyosa, kumusta naman ang South China Sea? Ayun, dagat pa rin. O, ito pala si Hai, si Buano. Ayan, hello. Si Tita Emma. Si Auntie Emma ay si Buwana. Hello, ayan. Hello. Ayan ang may mga kasalanan kung bakit fresh. Kung bakit ako fresh at medyo, hindi, ito po, pawis na lang talaga yan. So, yung, bago natin tanongin si Sas, ano, Hayat, ano nga ba yung last name mo? Laurel. Hayat Laurel. Ayun. Ihanapin nyo lang sa Facebook, Hayat Laurel, doon sa mga gusto nyo ng mga bookings. Hindi, booking ng makeup. Oh, hindi, booking. Gusto magpa-book? Kung booking, hindi at ibang-ibang iya at nila grader. Ganoon. Ang tari ang pangalan ni Hayat Laurel. So, ano yun? Hayat na, Laurel. Bakla, oh, hirap ka bukin ng te. Bakla blue chip yung pangalan. Ang hawak mo siya. Oo. Balangkita sa'yo. Sabi ni Hayat ba? Laurel. Sabi ni diba? So, ayan si Hayat Laurel. So, ano yun? Diyan yung ako. Doon ka. Ako pa yung hairstylist ngayon. Ayan. So, ano tayo inaasahan ng mangyayari mamaya, girl? Inaasahan po namin. Ano ko po ngayon? A total transformation. Ano ko po ngayon? Ano ko ba ngayon? Kumpir. Kumpir ko. Anniversary po na tuling. Nakausap na ba nila si Chris Lam? Oh, nakausap na nila. Ay ano, marami pong pasabong ngayong coming week. Sabi mo, follow nila si Chris Lam. O, oh, i-follow niyo po si Chris Lam Junsay. Si Chris Lam Junsay po ay taga Davao. Taga Davao ka, Chris Lam, di ba? Yeah. Born and raised. Oh, born and raised in Davao. Or in Cebuano, born and raised in Davao. Aray,
Bakit? Ganun ba talaga? O ano Bisaya girl ng sa Bisaya? Ano ano Bisaya ng kalsada? Kalye. Mali. Kalye. Ha- highway. Ano Bisaya ng bus? Bus? Bus. Bus. Mali. As we're saying. Ano Bisaya ng... Bachelor ba? Anyway. Bachelor man yun. Bachelor. Bukang na-agnas na ang foundation mo, TP. Huwag po kayo mag-alala. Sasabay na po ako ma-agnas doon sa foundation. Parang natutulog lang naman. Baklawa ka, baklawa ka mo, bakla. O, diba? Parang natutulog lang si TP, o. Sinabi mo na, alam po saan tayo pupunta? Ha? Ano? SMX. Ah, alam na nila. O, pero naka-ano doon mga friends, naka-tawag din eh. Ano ba tawag doon? Sarado lahat. Naka-lockdown. Lockdown. Opo, so... Hindi lahat makapunta. Pero bukas po, 8 to 10, ando po kami sa Karambola, sa DWIZ. Share ko yung Facebook Live doon sa page ko. Tapos after noon, podcast kami ni Mocha My Labs. No? 1 p.m. Pero tape yun. Pwede ba siya may live? Ikaw? Eh, corny naman yun. Oh. Tape na lang. Tape lang pala. So, ganun na lang. So, yun na lang muna mga friends. Mamaya na muna yung mga ganap-ganap. Hayaan nyo mag-focus si Hayat Ayala. Ayan, ayan si... Ayan po. Ayan. Ay, ito ang ano, may kasalanan po niya kay Hayat sa kasi kay Ate Emmy si ano yan. Si Chrisette. Hi Chrisette. Diba? Ayan po, lalagyan na po ng bigote si ano, Sas. Ang extra balbas. Na po. Balbas naman daw. Balbas daw, ano may tawag doon yung kumanta? Si Conchita Wurst po, diba? Pak na pa. So yan, ako po muna si TP, ang DH ng mga DH na future unicorn. Ito po si Sas Rogando, Sasot ang Diyosa ng mga late. Si Chris Lam Hunsay na kailangan ng maraming followers. So i-follow niyo po Facebook page niya, Chris Lam Hunsay. Jay Yung Hunsay. Signing out. Ayan. Okay na. Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH sa Future Unicorn. Pagpresensya nyo na po kasi walang masyadong nangyayari lately. Hindi kami nag-Facebook Live ni SAS kasi madami kami events na pinupuntahan. Eh, ngayon po, may pupunta kami mahalagang event mamaya. Eh, hello kayo guys. Hi. Pak! Ayan. Pak. Hello. Ayan. Dami akong mga amiga dito. So, nagkapaayos po ako kasi ayoko po magmukhang mahirap mamaya. Pero bukas po magmukhang mahirap na uli ako. Si Sas, nasa ano pa, nag-shopping pa ng sapatos. Kasi ano yun, parang... State dinner yata, tapos darating lahat ng mga presidente, parang ganon. So, yun po yung Gora. Wow, may taga-makeup na si TP. Hindi, marami po salamat kay Chrisette Loretta Chu dahil inilibre po kami ng stylist. Wala po kami pambayad sa taga-makeup. Bakit nagpapaganda ka? Saan ang rampa mo? State dinner, mamaya sa ano... Sa may secret muna kung saan. Hello, TP. Ay, hello po kay Kimberly from Dubai. Labas mga DDS. So, yun na lang po muna. Abangan nyo po bukas si Sas at saka ako. Nando po kami sa Karambola sa DWIZ. I-share ko po yung Facebook Live ng mga 8 a.m. ha? Anong nangyari sa kilay? Pinauka ako para masaya. Girl, alam nyo naman si Raulo ako. Diba? Sakto yung kilay. Shout out daw kay Bench Picot from Iligan City. Doon lang sa Marawi. Buti daw masyado na mukha ko, girl. Di ba may pantan pa to ng konti? Paano yun? Paputi daw masyado mukha ko. Hindi, hindi. Kasi mamaya wala na pag napawisan ka, mag-oxidize yan. Ay, item din. Kasi mag-oil pa yung face. Okay. Natural naman yan, di ba? Alin? Face mo. Oh, mas maputi ba po yung kamay ko? Oh, magkasing puti lang. Ayan o. Oh. Che. Labas na sa Bucon. Si Jun Godoy. Yun yung ano. Hello po kay Jun. Oh, pag kailangan nyo po ng stylist. Girl, paano ka i-contact? Sa Cebu ako. Ay, sa Cebu pala medyo. Emmy Ayan is from Cebu. Ikaw ate, pag gusto magpa-style. Hayat Laurel. Oh, hanapin nyo lang sa Facebook si Hayat Laurel. Pag gusto nyo mag- Emmy Ayag. Emmy Ayag. Ayun. So yun na lang po muna. Pag inaayusan na si Sas, bibidyohan ko sila, ha?
So, yun na lang muna. Again, ako po si TP and DH naman DH sa Future Unicorn signing out. Delicious.